Nabigla tayo, ano? Mayroon naman nangyari. Tapos yung maliit na bangka, eh. Kumbaga sa ano, dalawa katao lang yung magkapatid. Ibig sabihin, dito nakakarating doon sa Scarborough Shoal. Kaya dito lang ito sa may mga malalapit, no? Dito sa tabi. Pero hindi rin sila ligtas, no? Dito sa ganitong mga insidente ng banggan. At ang hindi katanggap-tanggap dito, Cheryl, no? Kasi alas 3 ng hapon nangyari daw yung pagbangga. Mga 12 to 1 daw po ng tanghali. Kaya nga, o ganun, napaka-araw, no? Opo. Ibig sabihin nun, kitang-kita nung nasa Bishel, no? Yung mga dinadaanan nila. Oo. Kaya depending sabihin, hindi nila nakita. Kaya possible na meron talaga intensyon. Mm. Kasi ang sabi ni ang kwento ni Roberto, wala man lang busina. Nabigla na lang sila kasi kumakain daw silang magkapatid. Nakita na lang daw nila, nasa harap na nila, tinamaan na yung dulo, yung puwetan ng kanyang bangka ni Roberto. Oo nga po. Kaya ibig sabihin, ano yun, possible no? Na talagang sinadya yung pagbangga na naman sa ating mga mangisda. Hindi na bago to, no, Cheryl? At matatanda natin, napakarami ng issue nito. Ang pinaka, ano dyan, yung pagbangga mismo rin, no? Doon sa, ano yan, sa Jember 5. Diyan sa Mayan yan, ano? Sa Mindoro, yung mga taga Mindoro. Dahil dyan sa, ano, Subic, marami rin, no? Yung mga ganitong insidente na hindi rin napapanagot yung mga nagbangga. So, yung mga nakalipas po na insidente, ay wala pong na kinahinat na nito? Walang report na nakarating sa amin na mayroon man lang napanagot, no, doon sa mga bumangga. Maliban doon sa ano yan, hindi ako nagkakamali, noong 2019, yung maingisda natin sa Mindoro, Binanga, ng isang Chinese commercial fishing vessel. Pero itong mga recent na, ng mga sunod-sunod, no, yung nangyari dyan sa Subic, ay mukhang walang nakarating sa amin na mayroong ganong napanagot na mga vessel.